Good day mga idol! Welcome to Jega Fighter Breeder! Okay mga idol, so ang topic natin ngayon is regarding sa pagtitraining ng manok sa sampayan. So ipapaliwanag ko details by details mga idol. Meron ako dito nakita na pwede natin na gawing demo. So sana ma-imagine nyo mga idol at pipilitin natin. Kasi para sa akin mga idol, old school ang pagtitraining sa sampayan at napakadelikado. Akala ko dati ganyan din ginawa ko. Pero syempre, sa tagal ng ating experience, tsaka yung pag-aaral, tsaka sa mga eksperto na rin, veterano, so doon natin napatunayan na hindi advisable mga idol na mag-training tayo sa sampayan. So tignan nyo mga idol ha. So meron ako dito kunwari sampayan mga idol, nakahangyan, pero hindi ganito kakapal. Okay, kasi makapal to. Ang sampayan syempre manipis, ganito lang yan mga idol. Manipis yan, alambre lang yan. Okay, baka makapal pa nga to. Ngayon mga idol, ganito yan. Papaliwanag natin. So mamimili muna kayo mga idol, ano ba yung mas gusto nyo talaga sa manok? Speed and sharpness or versus endurance? Siyempre dito sa Pilipinas, ang labanan dito long knife, pabilisan pumatay. Pag tinamaan ka, pwede ka nang dumapa. Hindi mo na magagamit ngayon yung endurance na tinatawag. At bibihira ni naman talaga nagagamit ang endurance. Kasi nga, long knife tayo mga idol. Tusukan ng laban. Pag natusok, dapa. Ramdam ang manok, nasaktan agad, hindi na makabawi. Okay? Ngayon, tignan nyo mga idol ha. Isipin nyo. Okay? Focus tayo mga idol para at least maliwanagan tayo. Kasi may nag-comment sa atin. Siyempre, huwag natin babanggitin. At wala akong intention na masama. Kailangan lang natin majority sa lahat ng mga subscriber natin din sa mga bago. Eh, maliwanagan tayo. Tsaka, mag-comment kayo mga idol kung... mag-a-agree kayo o hindi, okay lang, tanggapin natin. Ang mahalaga dito, maliwanagan tayo. Imagine nyo mga idol, ganito yung sampayan. Ganito kanipis. Okay, so ganyan lang kanipis mga idol, okay? Ngayon, so kung ganito kanipis yun nandito mga idol na sampayan, ipapatong mo ngayon yung manok mo dito mga idol. Okay, so isa-isay natin lahat. Pag once na pinatong mo ganito mga idol, ang mangyari, titikom siya ngayon. Hahawak yan kasi maliit yun eh. Then, titigas yung kanyang muscle. Pag tigas ng kanyang muscle, titigas yung kanyang daliri kasi nakapokus siya dito, tikom na tikom. Tapos yung kanyang tuhod mga idol, titigas at hindi ka makontento. Ang gagawin mo dito ngayon, pag once na pinatong mo, antagal mo siyang iduduyan. Inuuga mo na napakatagal, paulit-ulit na ganito. Anong purpose niyan? Para ba lumakas yung kanyang tuhod? Para ba maging speed siya? Para ba maging maganda ang magpatama? So ang nangyari lang dito mga idol, tignan nyo ah, para at least maliwanagan tayo mga idol ha. Pag once na nag-drive ka ng motor, okay, long run, malayo, okay, paano ba humawak sa manibela? Example ito, meron tayong bike mga idol, para at least makita natin, isa-isay natin para maliwanagan tayo. Example ito, okay, motor o kaya kahit sa bike mga idol. Pag once humawak ka dito, persa doon, malakas, ano mangyayari sa'yo? Mangangalay, okay, titigas yung muscle mo dyan, then mapapagod ka kaagad. Okay, so ganyan ang nangyari doon mga idol. Pagka once pinatong mo yung manok sa sampayan, since hindi niya yan basta lulubayan, malalaglag yan. Pagka halimbawa hindi niya yan piniga o grinip ng malakas mga idol, so ganun din yung pagdadrive ng bike o pagdadrive ng motor. Pagka pigang-piga yan, ang lakas ng hawak mo, okay, madali kang mapagod. Then titigas yung muscle. Ang tawag dyan mga idol is muscle bound. Na iniiwasan yan, na hindi alam ng mga iba. Ang ibig sabihin ng muscle bound mga idol, okay, so focus tayo, isa-isayin natin. Kasi ang purpose natin dito mga idol is makuha natin yung pinaka powerpoint ng topic natin mga idol. Okay, may tinatawag kasi mga idol na light exercise and heavy exercise. So iklaro ko lang mga idol ha, yung exercise na ginagawa ko, nahahawakan ko yung buntot ng manok. So andito yung ulo niya, kunwari hawakan ko yung buntot na ganon, then pinapalipad kong ganon, ibababa. 10 beses ko lang yan gagawin mga idol. Hindi yan matagal. Naaabot ka ng 30 minutes, aabot ka ng 15 minutes, hindi ganun katagal yan mga idol. Okay, so hawakan mo yan, isa, 10 beses, okay na yan mga idol. Para sa kanyang bagwis pang balance, okay? Pangalawa mga idol, pagka nag-table exercise, okay? Ang gagawin mo sa manok, andito yung ulo niya, hawakan mong ganun mga idol, then side to side mo siya. Side to side, okay? So 10 beses lang din yan, isa, dalawa, hanggang 10. Okay? So ganun lang kadali, light exercise. Kasi ang nangyayari kasi mga idol, pagka nag heavy exercise ka, nagkakaroon na naman ng muscle bound, pagtigas ng muscle na dapat iwasan. Okay?
Kasi pagka tumitigas ang muscle, ano ba yung epekto sa inyong mga warrior? Ganito yan mga idol. Pag pumalo yan, ganyan. Instead na tumama dapat, kung naging straight yan mga idol, yun yung tinatawag na long straightening, hindi tumama. Tumama man, hindi fatal. Kasi nga, hindi umaabot, hindi tumutusok ng malalim yung tare, yung sandata. Which is, yan yung napakahalaga na ingatan natin, yung kanyang legs. Kasi dyan nakakabit yung kanyang sandata. Okay? Kasi tignan nyo mga idol ha, talagang napakadelikado talaga ng ganyang diskarte kasi ganito kanipis yung sampayan. Ganito kalaki yung kanyang halos daliri ng manok. Pag once na kumapit dyan mga idol, tikom na tikom yan kasi ang liit ng kinakapitan niya. Isa pa mga idol, like for example sa inyong mga tipi. Okay, ang tungtungan dyan mga idol, yung dapuan, kailangan hindi yung ganito kaliit. Kasi pag halimbawa magdamag yan, nakakapit na ganun, ang lakas ng pwersa niya din. Not unlike pag tatlong daliri yung lapad ng tungtungan niya. Pag once lumipad mga idol, komportable. Hindi niya kailangan totally i-balance yung katawan niya kasi malapad yung tungtungan. Pag tungtong niyang ganun, komportable. So yung katawan niya hindi gumagalaw. Not unlike pag isa, pag tungtong niyang ganun, pwedeng abante, atras, hahawak ngayon, nagmagigrip na ganun, titigas ngayon yung kanyang daliri, titigas yung kanyang muscle, hanggang sa kanyang tuhod. Which is yan yung iniiwasan natin. Okay? So, ngayon kung mapapansin nyo mga idol, okay? Pag halimbawa, nag-table exercise, halimbawa, binaliktad mo yung manok, yung tipong kusang tatayo mga idol, okay? 10 beses mo lang din gagawin yan. Pag nagkahig ka, okay, ang light exercise kasi na tinatawag mga idol, limbawa, galing sa cord, lalagay mo ngayon sa running pen. Okay, paano mo lang yan ng mga 5 minuto. O, lipat mo sa kabila, lagay mo sa scratch pen, ilagay mo ngayon dun sa flying pen. Okay, mga light exercise lang yan, hindi kailangan sobrang tagal mga idol. Okay, ngayon, ang gagawin natin mga idol, halimbawa, lalo na yung mga respeto, syempre, dun sa ating kaibigan, okay? Saludo, dalawang kamay, respeto pa rin. Dahil nagpanalo yung kanyang warrior ng 4 hanggang 5 beses, walang sugat, take note ha. Okay? So syempre, ano ba yung purpose natin, bakit tayo nandito, bakit ako gumagawa ng content, bakit kayo nanonood? Okay? So para improve natin yung ating passion. Okay? So hindi para magkaroon ng argue totally. Okay, ito yung maganda, ang tawag natin dito, healthy discussion. Gawin natin ganun mga idol. Kailangan open-minded tayo. Ang akin, sinishare ko lang kung ano yung talagang mga experience na nangyari sa akin. Aminin ko totoo mga idol, dati ginagawa ko din yan. Kasi nga, yun yung akala ko tama. Pero nung katagalan, inaral ko, din tinignan ko, eh totoo nga naman. Kasi ang kailangan talaga mga idol, okay, sa ating manok, pag pumalo talaga, unat na unat. Ganun talaga ang labanan mga idol, kahit saan kayo magtanong, okay? So ngayon, magsha-shoutout tayo mga idol. Then, ang gagawin natin mamaya mga idol, asan na yung aking isa-shoutout? So andito, shoutout tayo mga idol. At the same time mamaya, pagpapatuloy natin yung content. Then, wag nyo kalimutan mga idol, ha, mag-comment para sa topic natin na ito. Okay, so shoutout tayo mga idol, no? Okay, shoutout kay Dante Boniel, Dexter Balignasay, Bong Boston, Alan Darius Santiago, Jeremy Palomino Robideso, Christian David, Paul Gerald Casabal, Cedric Pitate, Jim Peras ng Calibra Game Farm, Ricky Albano ng Reikas Game Farm, Patrick Fernandez ng Reikas Game Farm, Ramil Guyena, MM Santiago, Gerald Amancio Diaz, okay? And then Ricky Tapia, Benji Navara, Taguro Di Magiba, and Jade Danque. Okay? So maraming salamat sa inyo mga idol. Sa lahat ng mga new subscriber natin, sa lahat-lahat, maraming salamat. Okay, ngayon kung ngayon lang kayo nakapindot dito mga idol at medyo na curious kayo at gusto nyo nga marinig, malaman, mapanood at magkaroon ng idea regarding sa pag-exercise sa sampayan. So ayan mga idol, okay, yung talaga naiiwasan nyo na tumigas ang muscle ng manok, kailangan malambot mga idol. Then kailangan yung pag-stretch ng manok natin mga idol. Halimbawa ganito mga idol, bigyan ko pa kayo ng example. Isinakay mo yung manok mo sa bus o sa biyahe, sa sasakyan, malayong lugar at mahabang biyahe. Okay, example mga idol, ito yung box. Ito yung lagayan ng manok kasi wala tayong manok mga idol, no? Ngayon, ipapasok mo yung manok ngayon dito, ganyan.
So yung ulo niya nandito, yung buntot niya nandito. Syempre yung paa niya diyan. Ngayon, kung ito yung sasakyan mga idol, ito yung harapan, ito yung driver sa may kuko, dito yung likod ng sasakyan. Ang tamang pagsakay, pagbiyahe ng manok mga idol, ganito, pa-side. Para pagka umabanti yung manok, gigilid lang. Pagka pumreno yung manok, okay, halimbawa, gigilid-gilid lang. Nagsiswing lang siya, nagsiswing. Pero pag halimbawa mga idol, ulitin natin ha, ito yung driver, dito yung likod ng sasakyan. Ngayon, ganito mangyari. Hinarap mo ngayon yung manok ng ganyan. Okay, so yung ulo niya nandito, yung buntot niya nandito sa likod dito. Pag once yan mga idol na umabante, okay, o kaya pumreno, o kaya ano, ang mangyari, yung daliri niya mga idol, tignan nyo ha, pag once na pumreno yan mga idol, pipigil naman ngayon yung paa niya, pipigil ng ganon, nakapwersa. Okay, yung muscle niya, yung daliri niya, ang gantuhod niya, pwersado. Pag kaya umabante na mga idol na gumanon, abante na, pipigil na naman ngayon yung paa niyang ganon. Okay, kaya pag kaya malayo yung biyahe, matagal yung biyahe, at ganyan yung mangyari, possible, kaya may nalulumpo mga idol. Kasi dun sa biyahe, pwersado siya, stress na stress siya. Yung muscle niya talagang nakakapit, okay? Tapos kinakapit niyang pilit, yung muscle niya pwersado, yung tuhod niya pwersado. Tapos ititraining natin sa sampayan mga idol. Ganyang gagawin mo, titikom siyang ganon, gagalawin mo, lalo niyang ititikom, titigas yung muscle, titigas yung kanyang ano, tuhod, okay? So, ang gusto nga natin malambot yung muscle ng manok, okay? Kasi para pag pumalo mga idol, ganon, alam nyo pa mga idol, dagdag ko, yung sobrang tabang manok. Instead na nai-stretching niya ng ganon yung manok, hindi, kasi pag banda dun sa may pinaka-legs niya, since mataba, hindi niya maunat, ganon lang, okay? Kaya minsan hindi fatal, hindi malalim kung tumusok or sumugat yung ating manok. Kasi nga, yung kanyang palo mga idol, ganun lang, ganun lang, ganun lang. Dapat ganun, straight na straight yan mga idol. Yan talaga, kaya ini-straight yung manok, manok mga idol, ini-stretching yung mga idol. Pag uwi ko mga idol, tignan nyo ha, hindi lahat ng manok ko pare-parehas na nai-stretching yung kanilang paa. Yung white pit ko doon mga idol, sensitive, pag hawak mo pa lang ng paa, ayaw na, gumaganon-ganon na, ayaw na. Yung aking streetcom naman mga idol, kahit isagad mong ganon, talagang okay lang, okay? So ngayon, alam natin na yung white pit natin, pag pumalo, hindi yan unat na unat, not compare dun sa isa, okay? So depende pa yan sa edad ng manok, depende pa yan mga idol, okay? So, yan, kailangan natin talagang elaborate yan. Ulitin ko mga idol, kailangan open-minded tayo. So ang purpose natin, kaya tayo gumagawa ng ganitong mga content, kaya natin ginawa yung content na ganito mga idol, kasi para may bago tayong matutunan. Kayo na bahala kung ano yung igagather and itatapon nyo na idea. Ang mahalaga, binigay ko yung experience natin at matagal ko ng idea yan mga idol talaga. Di ko lang masishare, buti na lang may nag-comment. Salamat pa rin, di ba? Okay? So, yun lang mga idol. So, sa mga bago pa lang mga idol, please like and share. Huwag kalimutang mag-subscribe. Tapos, pindot nyo yung notification bell para lagi kayo updated. So, happy breeding, more victory jump. Until next time, maraming salamat po.